My soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior. My soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in God. My soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior. My soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in God. My soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior, my soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in God, my soul magnifies the Lord. Live in our hearts, fill this body, stir our spirits, help us serve. Walk with our feet to the hurting, let us be you. Revive your church, let us be you on this earth. Let us be you. Soul cries out for hope. Let us be you and the lonely need to know they're not alone. Just as your stars pierce through the night, let us forever shine your light. Let us be you. Let us be you. Reach with our hands, touch this city. Lord, let our mouths speak your truth. Use our blessings to bring justice. Let us be you. Revive your church. Let us be you on this earth. Let us be you. Soul cries out for hope. Let us be you when the lonely need to know they're not alone. Just as your stars pierce through the night, let us forever shine your light. Let us be you. Let us be you. On this earth, let us be you. On this earth, in our world of sorrow.
I am a poor wayfaring stranger, while traveling through this world of woe. Yet there's no sickness, toil, nor danger in that bright world to which I go. I'm going there to see my father. I'm going there no more to roam. I'm only going over Jordan. I'm only going over home. To see my Savior, to sing His praise forevermore. I'm only going over Jordan. I'm only going over home. I'm going there. To see my Savior, to sing His praise forevermore. I'm only going over Jordan. I'm only going over La Come, thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise my Ebenezer, here by thy grace I've come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed His precious blood. Come thou fount, come thou King, come thou precious Prince of Peace. Hear your bride, to you we sing. Come thou fount.
Come thou precious Prince of Peace, hear your bride to you we sing. Come thou fount of our blessing, oh to grace how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness like a fetter bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Atin pong lahat, alas 6 na. So technically, PM na po or gabi na. Atin pong bisa ng ating midweek service sa pag-aawitan. Sa atin pong mga masugid na tagapanood, muli magandang gabi. Good evening po sa ating lahat. Atin pong umpisahan sa pag-awit ng In Vain, In High, In Holy Lace. Atin po magitin. In vain, in high and holy lace, my soul her grateful voice would raise. For he can sing the worthy praise of the wonderful love of Jesus. Wonderful love, wonderful love, wonderful love of Jesus. Sunod po nating awitin ang Close Study bago po natin tawagin ang ating pong tagapag ang ating prayer leader for our invocation. Akin pong hiniling ang congregation na tumayo habang inawit po ito. Awitin po natin. Thou my everlasting portion, more than friend or love to me. All along my pilgrim journey, Savior, let me walk with thee. Close to
Ama naming Diyos na nasa langit at makapangyarihan sa lahat, Ama, kami po'y lumalapit sa inyo. Kami po'y nagpapasalamat sa inyong kadakilaan, sa inyong pagmamahal po sa amin, na binigyan niyo po ang inyong bugtong na anak na si Jesucristo upang kami magkaroon lamang ng buhay na walang hanggan. Ama, kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito, na kami po'y inyong pinagtipon-tipon sa lugar na ito upang ikay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kayo nawa po nawa ang manguna po sa amin, sa inyong kapati, sa inyong anak na inyong gagamitin. Hinihiling po namin na inyo po sana siyang gabayan, bigyan ng sapat na katalinuhan upang may bahagi niya po na ayon lamang sa inyong kagustuhan. Ganon din po kami, mga nakikinig po sa via live stream. Hiniling po namin na gabayan niyo rin po kami upang lubos po namin maintindihan ang aming maririnig sa oras na ito. Kayo na po manawa ang mauna po sa amin at patawad po sa lahat po namin na gawang pag-asala sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa Panginoong Jesus na may tagapagligtas. Amen. Thank you, Brother Joseph. Bago po natin tawagin ang ating tagapagsalita sa gabing ito, atin po munang awitin ang Into Our Hands. Atin pong awitin. Swiftly we're turning, life's daily pages. Swiftly the hearts are changing to years. How are we using God's golden moment? Shall we seek glory? Shall we reap tears? Into our hands Magandang gabi po sa ating lahat, especially sa mga kapatid natin na nanonood via live streaming. Magandang gabi po sa ating lahat. Nakikita po natin sa screen na may isang napakalalim na butas, na sinkhole. Sobrang lalim dahil hindi makita kung ano yung nasa ibaba nito. At merong signage na nagpapaalala na merong sinkhole na sobrang lalim na butas. At merong isang lalaki na busy sa pagkain. At ganun din, merong isang lalaki na sumisigaw. Sinasabi niya sa lalaki na dahil yung lalaki, kung di siya titingin, dediretso siya dun sa sinkhole at mahuhulog siya. At yung lalaki na sumisigaw, pinapaalalahanan niya na huwag siyang mag-focus dun sa ginagawa niya dahil merong sinkhole at merong butas na pwede siyang mahulog. At bago yun, nagpapasalamat ako sa aking editor, kay Brother Gilbert, sa picture na yan. Pero balik po tayo sa ating PowerPoint. Pero yan po ang realidad, mga kapatid.
Yan po ang reality na ang butas ay ang pagkamatay ng isang tao. At yung signage, yun po yung salita ng Diyos na madalas nating basahin pero hindi natin binibigyang importansya. Nababasa natin pero hindi natin binibigyan ng importansya. At yung mga tao na busy sa kanilang sariling pamumuhay, busy sa kanilang pangsarili, makamundong bagay, sila yung madalas na nahuhulog sa butas. At yung taong sumisigaw, siya po yung taong nagsasalita. Siya yung ginagamit ng Diyos para magbahagi ng kanyang salita. At ganun din, pinapaalalahanan ng lalaki na mahuhulog sa butas. Dahil ayaw gumana. Next. Dahil sabi sa Hosea, chapter 4, verse 6, "My people are destroyed for the lack of knowledge." Gusto ko nga sa gabing ito na maging fully aware tayo sa ano bang responsibilidad ng isang tao. Kung ano bang responsibilidad natin, di ba? Dapat ba na mag-focus tayo sa pangsarili nating kagustuhan? Magpatuloy dapat tayo sa pagsasalita ng salita ng Diyos at ganun din, basahin ang kanyang salita, ang Biblia. Pero kung merong taong nahuhulog, kung merong taong nagsasalita, nagtuturo ng salita ng Diyos, ano ba ang responsibilidad ng isang tao? Ano ba ang responsibilidad natin? Una is to know His will. Kailangan malaman po natin. Malaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Kung ano yung will niya. Kung ano yung kagustuhan niya sa tao. Gusto ba ng Diyos na lahat tayo mapunta sa sinkhole, sa butas, masira? Ang kagustuhan ba ng Diyos ay mapunta tayo sa impyerno? Di ba hindi? Kaya kailangan alamin po natin kung ano yung kagustuhan ng Diyos. Dahil meron siyang ginagamit at isa po sa responsibilidad natin bilang anak niya, bilang tao niya, na malaman kung ano yung kagustuhan ng Diyos. We need to know His will. Why? Dahil sabi sa John chapter 4 verse 1, "Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits whether they are of God, because many false prophets have gone out in the world." Dahil maraming nagtuturo po, maraming nagsasabi na sila yung daan. Sila yung daan patungo sa langit. Meron pa na mga tao na nagsasabi na nakapunta na sila sa langit. Di ba? Binibase nila yung kagustuhan ng Diyos base sa napanaginipan nila. Binabase nila yung kagustuhan ng Diyos kung ano yung nakita nila sa panaginip nila. Binabase nila ang kagustuhan ng Diyos dahil sa kayamanan. At merong paalala si Juan na do not believe every spirit, but we should test. Kailangan subukin po natin. Kailangan alamin po natin kung ano talaga ang katotohanan. Kung sa Panginoon ba talaga to o sa mga mapanlin lang. Dahil sa sobrang busy natin, tulad ng lalaki kanina, hindi natin alam. Sa sobrang focus natin sa makamundong bagay, hindi natin alam na padiretso na pala tayo sa butas. Na nababasa natin yung salita ng Diyos, hindi natin sinusubok. Pinapabayaan lang natin na lumipas, marinig natin ang salita ng Diyos. Yun, dumidiretso tayo sa butas, sa ikakasiraan natin. Sabi nga sa Hosea, sabi niya, "My people are destroyed because of lack of knowledge." Because hindi nila tinetest, hindi nila binabasa, hindi nila inaalam kung ano ba talaga ang utos ng Diyos. Kaya dapat, alamin po natin kung ano ang kagustuhan talaga ng Diyos. Yun po yung silbi ng sign, ng signage doon. Bilang paalala, kailangan malaman natin na nasa mali na pala tayo. Kailangan natin na maitama para hindi tayo mahulog sa hukay. Di ba po? Kailangan meron tayong pagbabasihan ng ating daan, ng tamang daan, papuntang langit. At yun po yung turo na galing sa Diyos. Alam niyo po ba na
mga tao na people who were destroyed are not seeking His will. Hindi nila sinisik yung kagustuhan ng Diyos. Para silang mga tao na pumorma, nagsuot ng relo, nagsuot ng magagandang damit, nagsuot ng magandang sapatos, nagbumili ng magandang necklace, ng mga pantalon, pero yung punta, naka-porma, ang gwapo ng porma niya, pero yung pupuntahan niya pala is sa sementeryo, sa kamatayan lang din. Yun yung mga tao na hindi nagsisik ng kagustuhan ng Diyos, ng kalooban ng Diyos. Yung handang-handa sila dito sa mundo, nasa kanila lahat ng kayamanan, pero yung diretso nila, yung hantungan nila, dun sa pinakamalalim na butas. Sila po yung mga taong nasisira, napupunta sa kawasakan. Kaya hindi nila sinisik yung Panginoon dahil nakafocus sila sa kagustuhan nila, kung ano yung nagugustuhan nila, kung ano yung makamundo. Next. Pero ano po ba ang kagustuhan ng Diyos? Ano ba yung kalooban niya? Ano ba yung gusto niyang mangyari para sa tao? Di ba? Sabi sa 1 Timothy chapter 2, verse 4, "Who desires all men to be saved and come to the knowledge of truth?" Gusto niya na lahat tayo maligtas. Ayaw niya yung magderecho tayo dun sa malalim na butas. Kaya gumagawa ang Panginoon ng paraan na sana basahin mo man lang yung signage na nandun. Maging paalala man lang sa atin yung signage na mayroong butas pala sa dulo, na meron palang kamatayan sa dulo. Na sana malaman natin yung katotohanan. Malaman natin na katotohanan na hindi na natin kailangang ma-experience pa na bago mamatay, saka tayo magsisisi. Kung nasa impyerno na tayo, saka tayo magsisisi, di ba? Kailangan ngayon pa lang. Alamin na natin na yung signage na nandun, yun pala yung salita ng Diyos na nagpapaalala sa atin na meron palang butas dun. Yung pala yung kalooban ng Diyos na gusto kanyang maligtas. Kaya kailangan alamin natin, ito po yung desire ng Diyos na maligtas tayo at malaman natin ang katotohanan. And next po, sa Acts 17 verse 11, These were far more minded than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness and searched the scriptures daily to find out whether these things were so. Mga tao po sa Berea, sinasaliksik po nila ang salita ng Diyos. Hinahanap nila kung ano talaga yung kalooban ng Diyos. Di ba? Apakaganda na ang isang tao, willing siyang mag-aral ng salita ng Diyos. Handa sila na malaman yung katotohanan, yung knowledge. Kasi alam nila na dahil may babala doon, na may signage doon, alam nila na delikado pumunta doon. Sinasabi ng Diyos na ang tao na lack of knowledge is masisira dahil alam ng Diyos na minsan nakakalimutan natin na hanapin kung ano talaga yung kagustuhan niya. Kaya dapat tayo maging ready sa pagtanggap ng kanyang salita at ganun din, hanapin natin, search the scriptures daily para malaman natin kung ano talaga yung kagustuhan niya. Malaman natin kung nasa tama ba tayo, nasa tama pa ba tayong daan, o nasa maling daan na tayo. Para hindi rin tayo malinlang na maling turo, di ba? Na hindi pala nababase ang pagkaligtasan sa paggawa lang ng mabuti. Na hindi lang pala nababase ang kaligtasan dahil may pananampalataya ka. Hindi lang pala nababase ang kaligtasan dahil may paniniwala ka. Kailangan alam mo rin kung ano yung kagustuhan ng Diyos. Kailangan may action. May gawin tayo. Hindi mo lang nabasa yung signage kanina tapos babalik ka pa rin dun sa papuntang butas. Kailangan may gawin po tayong action. Kailangan lumiko tayo. Hindi na tayo dumaan dun sa butas. Di ba po? Yun po, ang malaman natin ang kalooban ng Diyos, yun ang mag-guide sa atin. Yun yung maglalayo sa atin para sa
maglalayo sa atin sa kapahamakan at sa, siyempre, para hindi natin ma-experience ang impyerno. Yun po ang isang responsibilidad natin, to know His will. And ano ba dapat ang gagawin ng isang tao? Anong gagawin natin? Matapos nating malaman ang kagustuhan ng Diyos. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord." Sabi niya, magpatuloy ka. Wag, dapat hindi tayo mashake, hindi tayo magalaw. Lagi dapat tayong always abounding in the work of the Lord. Kailangan, nung nalaman natin na may malalim palang hukay doon, kailangan lumiko tayo, hindi na tayo bumalik doon. Magpatuloy tayo. Manghikayat din tayo ng ibang tao. Gawin din natin yung part natin na ipagpatuloy yung paniniwala na meron sa atin. Gawin natin yung part natin na magpatuloy upang hindi masayang yung ating pinaghirapan. Sabi nga niya, "Knowing that your labor is not in vain in the Lord." Yun po ang isang responsibilidad ng isang tao. And the next is to preach the word. Kailangan sabihin din, ipangaral natin ang salita ng Diyos. Ituro natin sa iba. Yung lalaki kanina na sumisigaw, nagpapaalala dun sa lalaki na busy sa buhay niya, siya po yung nagtuturo ng salita ng Diyos. Pilit niyang sinisigaw. Pilit niyang pinapaalalahanan yung mga tao. Pilit niyang sinasabi, pinupursue na marinig ng tao ang salita ng Diyos. Gamitin natin ang salita ng Diyos. Sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12, "For the word of God is living and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart." Bago ma-experience ng isang tao na magsalitas, magbahagi ng salita ng Diyos, syempre, na-experience niya kung paano siya binago ng Diyos sa masasamang gawa papunta sa mabuti. Yung lalaking sumisigaw, siya yung kumakain dati, na busy sa paggawa ng makamundong bagay, busy sa kagusto sa mga kalayawan, mga kagustuhan, siya dati yung nandoon. Pero nung nalaman niya yung salita ng Diyos, hinanap niya yung kagustuhan ng Diyos. Ngayon siya na yung sumisigaw. Siya na yung nagsasalita. Siya na yung nagbabahagi ng salita ng Diyos kasi siya mismo yung nabago. Nabago mismo siya ng salita ng Diyos. Binago mismo siya ng Diyos. Kaya tinutulungan niya yung ibang tao. Isa sa responsibilidad natin na ibahagi. Gamitin natin ang salita ng Diyos. Kasi tayo nga eh, nabago tayo ng salita ng Diyos. Bakit hindi yung ibang tao, di ba? Kung alam natin na mapapahamak sila, bakit hindi natin sila iligtas? Kung alam natin na mahirap ma-experience ng isang tao na mapunta, mahulog dun sa bangin. Kaya kailangan gamitin natin ang salita ng Diyos. Dito rin natin mapapakita na tayo nagtitiwala sa Diyos. Tayo nagtitiwala sa Kanya. Sa pagbabahagi natin ng salita niya, dito natin maipapakita ang pagtitiwala natin sa Kanya, ang pananampalataya natin sa Diyos. Dahil alam natin, buo sa puso natin na tayo nga nabago yung buhay natin dahil sa pananampalataya natin sa Diyos. Bakit sila, di ba? Lahat tayo ay may chance. And then, next is, "And there is no creature hidden from His sight, but all things are naked, and even to the eyes of Him to whom we must give account." Nakita natin kanina yung lalaking sumisigaw, di ba? Sabi naman dito sa verse 13 ng Hebrews chapter 4,
and open to the eyes of Him to whom we must give account. Makikita natin na ang Diyos, nakikita niya lahat ng ginagawa natin. Yung taong sumisigaw, ginagawa ba niya talaga yung part niya para malaman ng isang tao? Para mailigtas niya yung taong papunta na sa bangin? Sumisigaw ba talaga siya? Binabahagi ba niya talaga ang salita ng Diyos? Dahil ang Diyos ang makaalam niya kung talagang ginagawa ba natin ang bahagi natin. Sabi nga niya, open to the eyes of Him to whom we must give account. But all things are naked. Walang maitatago. Kung ginagawa natin yung part natin, makikita yan ng Diyos. Pero kung sumisigaw lang tayo at walang boses, hindi naman talaga hindi naririnig ng ibang tao, ibig sabihin, hindi natin nagagawa yung part natin. At kung di natin ginagawa yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, yan po ay makikita ng Diyos. We are all accounted. And next po, our efforts should have a result. Siyempre, habang sumisigaw yung isang lalaki, kailangan meron siyang mahikayat. Kailangan hindi lang salita ng salita, hindi lang siya sigaw ng sigaw doon. Kailangan may result yung pagsigaw niya. Kailangan may mailigtas siya doon sa bangin. Hindi lang dapat siya sisigaw. Dahil sabi sa Matthew chapter 4 verse 19, then he said to them, "Follow me and I will make you fishers of men." Paano masasabing manging isda ang isang taong hindi pa nakakahuli ng isda? Paano masasabi na ang isang nagtatanim, paano natin masasabi na magsasaka siya kung hindi naman siya nakakapag-ani, kung wala siyang naaani, kung wala siyang napapabunga, kung walang resulta yung trabaho niya? Paano natin masasabi na fisher of men kung wala tayong nahihikayat, di ba? Tinawag ni Jesucristo, sila Simon and then Andrew, para maging fishers of men. So kailangan, meron po tayong mahuli. Meron tayong may mahikayat tayo na bumalik sa Panginoon. Sa pagtuturo natin, dapat meron tayong maligtas mula dun sa bangin. May mailigtas tayo. May maging resulta dapat. Dahil yun po yung trabaho natin bilang tagapagsalita ng Diyos. Next. Our result defines our works. Kung ano yung resulta na nakikita sa atin, yun yung trabaho natin. Kung lumalago tayo sa spiritual, kailangan nagbubunga yun. At yung resulta, yun po, doon makikita yung ating trabaho sa resulta. Sabi nga sa James chapter 2 verse 17, maybe we have faith. That's paraphrase already. Baka meron tayong faith, pero wala naman tayong gawa. Di ba? Baka sigaw lang tayo ng sigaw. Sigaw lang tayo ng sigaw, pero hindi naman pala bukal yung loob natin sa pagtuturo. Baka may faith lang tayo na ligtas na tayo, okay na tayo, pero wala tayong gawa. Hindi naman natin tinutulungan yung mga tao na dumediretso doon sa bangin. Hindi naman natin ginagawa yung ating trabaho. Kaya, a faith without works is dead. Or maybe we need a second mind. Maybe kaya hindi pa tayo makahikayat, hindi pa tayo magkaroon ng disciple, alapang taong naniniwala sa atin, baka kailangan pa natin ng second mind. Kailangan pa natin ng double effort sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kailangan pa natin ng double effort para malaman ang kagustuhan niya. Kaya wala pang masyadong result ngayon, baka kailangan lang natin ng maging masigasig pa sa pag-aaral. Baka hindi natin kailangan magreklamo ng magreklamo. Kailangan lang na siguro natin mag-double effort pa. Magpatuloy pa sa pagsaliksik ng kagustuhan ng Diyos, di ba? Less complain, more on work, di ba? Kailangan baka wala pa tayong masyadong results dahil hindi pa talaga tayo hinog. Kaya kailangan po natin ng doble, maging masigasig pa para magbunga po tayo.
Dahil yung trabaho natin na magligtas ng kaluluwa ay hindi madali. Yung trabaho na mahikayat yung ibang tao ay hindi madali. Ituro ang bagong kaalaman sa kanila ay hindi madali. Kaya kailangan po natin ng second mile. Mag-double time po tayo sa pagtatrabaho. Maging mabilis at ganun din, i-take natin ang second mile. At sa pagtatapos, alam niyo po ba may na pag hindi ginawa ng isang tao, yung responsibilidad niya na alamin ang kalooban ng Diyos at ituro ang salita ng Diyos, may dalawa lang resulta yan. Kapag hindi ginawa ng isang tao ang kanyang responsibilidad na alamin ang kagustuhan ng Diyos at ituro ang kanyang salita, the cycle will repeat. Pag di po natin ginawa ang ating responsibilidad, darating yung mga henerasyon na hindi nila makikilala ang Diyos. Darating yung panahon na hindi ala nang nakaglilingkod sa Diyos dahil hindi natin ginawa ang ating responsibilidad. O, at yung mga tao ay masisira dahil sa kaalaman ng dahil sa kawalan ng kaalaman about sa salita ng Diyos. Dahil wala nang nagsisik ng kanyang kagustuhan at ganun din nagtuturo. But, pangalawa, kung ginawa natin ang ating responsibilidad na hanapin ang kanyang kalooban at ituro ang kanyang mga salita, tulad sa time ni Joshua, they will pipiliin nila ang Panginoon. Pipiliin nila na maglingkod sa Panginoon. Pipiliin nila ang mga makalangit na bagay. At ganun din, we will all go to the promised land if we will do our responsibility. Yun lamang po ang mensahe ng Panginoon sa gabing ito. Maraming salamat. Thank you, Brother Joshua, sa mga reminders. I hope that we will take the path, okay, the latter path na sinabi ni Brother Joshua. In connection to the message, okay, atin pong awitin ang I Know the Lord Will Find a Way. As requested po ng ating messenger at doon po sa connection sa kanyang mensahe. Uwitin po natin. I know the Lord will find a way for me. I know the Lord will find a way for me. If I Lord.
Para po sa ating closing hymn, let us sing The Sunset Gate. Hiniling ko muli ang kongregasyon na tumayo habang inaawit po ito. The Sunset Gate. Pagkatapos po ng awitin na ito, atin pong hilingin si Brother Cedric De Mayo para po pangunahan tayo sa ating closing prayer. Let's sing. When the tolls of earth are o'er, I shall dwell forevermore in a land free from fear and hate. I shall see my Savior's face and in heaven take my place when I come to the sunset gate. Ulo at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na pinakadakila at pinakamakapangyarihan sa lahat na nasa langit, na siyang naglalang ng langit at lupa, na siyang nagbigay ng buhay sa amin. Panginoon, kami po ay nagagalak ngayong oras nito, lumalapit sa inyong banal na pangalan, nagpapasalamat sa lahat ng mga salita nyo na napakinggan namin, nagpapasalamat kami sa inyong mensahero na inyong ginamit, upang kami matuto ng mga banal niyong salita, Panginoon. Papasalamat kami sa song leader na inyong ginamit sa magandang pagkakantahan para sa ikapupuri ninyo, Panginoon. Naway ang mga natutunan namin ngayon na inyong mga salita ay tumatak sa aming puso't isipan. Naway may apply po namin ito sa aming buhay. At alam namin, Panginoon, na dapat saliksikin namin ang inyong mga salita because we know that we must grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ, para mas kami maging matatag at hindi kami matangay ng hangin papunta sa makamundong mga bagay, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat kami sa Diyos Espiritu Santo sa kanyang paggagabay sa amin bilang isang helper, bilang isang comforter sa buhay na ito. At kami humihiling ulit ng inyong patnubay at gabay ngayong gabing ito. Layo nyo kami sa kapahamakan at disgrasya, Panginoon, at naway kayo po ang tumabi sa amin sa aming pagtulog. Naway makagising po kami ng maayos at ligtas.
At hiniling rin po namin, Panginoon, na naway patawarin niyo po kami sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. Ito po ang aming sinasamot dalangin mula sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo, ang dakilang tagapagligtas. Amen. Thank you, Brother Cedric. Muli, magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Good evening. Ngayon po ay March 3, 2021, Wednesday. Para po sa ating announcements, sa March 10, 2021, ang ating pong speaker ay si kapatid na Arnel Umanito. Ang ating song leader ay si Brother Angelo Joshua Tugade. At iba pang announcement dyan, muli, inanyayahan po ang lahat na makinood din sa atin pong acapelloship tuwing Lunes, 7:30 ng gabi hanggang 9 o'clock. Ganyan din po ang daily Bible reading ni Brother Junas sa Mangaldan Church of Christ po na page. I think after po din po nito ay around 8 or 8:30 ay mag-umpisa na rin po sila. If I'm not mistaken, nasa 1 Samuel or 2 Samuel na ata sila. Second. Ah, Kings na. Okay. Samuel yung last kong nakita. But thank you. So, muli, magandang gabi po sa ating lahat at we'll see you next week on our midweek service. Have a good evening. Bless the Lord, O my soul, O my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass, and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, O my soul, O my soul. Worship His holy name. Sing like never before, O my soul. I'll worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, O my soul, O my soul. Worship His holy name. Sing like never before, O my soul. I'll worship your holy name. Strength is failing, the end draws near, and my time has come. Still my soul will sing your praise unending, 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, O my soul, O my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. I'll worship your holy name.
worship your holy name.